Kasilangang bahagi ng Luzon sa Pilipinas, iyong makikita ang isang bayan na pinagpala ng mga tanawing likas sa kagandahan. Ito ang Bayan ng Dinggalan sa Aurora. Sa videong ito ay ating dadalawin ang ilan sa mga naggagandahang pasyalan sa bayang ito. Ganda ng view, oh! Gaya ng groto ng Nuestra Señora de la Paz, ang pag-abang sa sunrise mula sa Pacific Ocean View sa Pacific Buddies Resort, at ang kahangahangang tanawid ng Pacific View Deck. Madadaanan din natin ang makasaysayang bayan ng Gabaldon at ang tanyag na daanan dito. Kaya't samahan niyo kaming muli sa aming biyahe dito sa nakakamanghang bayan ng Dinggalan. Let's go! Galing tayo ng La Union, pero sisimulan natin ang videong ito dito sa bayan ng Gabaldon, Nueva Ecija. Magayang pagdating sa bayan ng Gabaldon. Gabaldon po! Sabado ngayon kaya medyo madami ang turistang nagpapapicture sa lugar na ito. Nagpark kami sa bandang dulo kung saan walang masyadong tao at doon na kami nagpalipad ng drone at nagpicture taking. Nandito kami ngayon sa Gabaldon at kung makikita niyo ang ganda ng view doon! Ang Gabaldon ay isang third class municipality sa lalawigan ng Nueva Ecija. Ang view na ito ng Gabaldon ay ang sikat na stopover ng mga turistang nais kumuha ng mga larawan dahil na rin sa napakagandang view ng daan na kitang-kita ang natatanging bundok ng Sierra Madre. At ilang minuto lang ng biyahe, ang bayang ito ang siyang magiging daan para marating natin ang bayan ng Dinggalan. Itinuloy na namin ang aming biyahe at makalipas ang halos 40 minuto, narating na namin ang bayan ng Dinggalan, Aurora. Wow, may human drone! Dito ay nagpa-picture muna kami kay Kuya at syempre, di rin namin pinalampas ang trending na human drone. Namili na rin kami ng mga souvenirs dito sa mga murang halaga. Saglit lang kami dito at itinuloy na namin ang aming biyahe. Naghanap muna kami ng makakainan para mapawi ang aming mga gutom na sikmura. So this is top silong. Long silong, corn silong, and everything. Pagkatapos namin kumain ay hinanap na namin ang susunod naming itinerary. At ito, ang groto ng Nuestra Señora de la Paz. Pupunta tayo sa Nuestra Señora de la Paz View Deck. Mas mauuna kasi yon kaysa dun sa Batanes of the East View Deck. Ito pala daan dito. Mabato. Ah, hindi na. Tapos ito, turn right tayo. Oh, dagat na pala dito, oh. Baka fish port ito, be. Sa paglalakbay namin papunta dito, kami ay naligaw. Kaya nagtanong na lang kami. Pwede magtanong, saan dito yung Nuestra Señora de la Paz? Diretso nyo lang po yun. Yung papapapapapapap. Ayun po yung pinag-ano yun, liligo lang po ayun, tapos diretso nyo. Malapit na dito. Okay, salamat! Alright, paakyat na tayo!
Ipinagpatuloy na namin ang aming biyahe at sa bungad pa lamang ng matarik na daan paakyat dito ay kitang-kita mo na ang nakakamanghang mga tanawin na lalo pang pinaganda ng tanaw na Pacific Ocean. Ang tibay ng mga paa ng mga bikers na to, oh. Saan yung ribulto? Ah, doon. Malayo pa pala. O nga, malapit nga. Kunan mo to, Bi. Tapos isagi mo yung camera mo. Maganda yung magiging effect niyan. Woo! Cinematic. Dagat na pala. Nasaan na yun? Diretso pa. Ha? Oo. Oh. Ayan. Ilang sandali pa ay narating na namin ang grotto ng La Nuestra Señora de la Paz. Muntik pa nga kaming lumampas dito. Sorry. Nagpark kami sa gilid at dumiretso na sa information desk. Nagbayad kami ng environmental fee sa murang halaga. Hindi naman gaano katarik ang hagdan, kaya kayang-kaya rin ito ng mga may edad na. Kakaunti rin ang mga turistang narito ngayon. Dahil siguro regular weekend lang ngayon, kaya walang masyadong gumalang mga turista patungo dito. Ang grotto ng La Nuestra Señora de la Paz, Ebuen Biyahe o ang patron ng kapayapaan at mabuting paglalakbay at patron ng mga mangingisda o sa English ay ang Our Lady of Peace and Good Voyage ay isang kilalang pasyalan sa bayan ng Dinggalan. Matayog itong nakatayo sa itaas ng Dica Road sa mga kabundukang sakop ng bayang ito. Ayon sa kasaysayan, dumating ang imahe nito noong May 31, 1747 nang ito ay ibigay ni Don Felipe Buencamino bilang regalo sa kaarawan ng kanyang may bahay na si Maria Buencamino na siya ring nagpatayo ng kauna-unahang simbahan para sa Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje. Sa mahaba-habang panahong paggabay ng mahal na ina, sa Barangay Paltik ay marami na ring pagmimilagro ang sinasabing nararanasan ng mga mamamayan dito. Kabilang dito, ang naganap na kalamidad noong 2004 na niligtas ang barangay sa matinding sakuna dulot ng landslides at pagbaha. Kaya naman, itinayo at iniharap ito sa Dagat Pasipiko na siyang sisimbolo sa kultura ng Dinggalan at magsisilbing faith tourism attraction para sa mga turista. Ito ay nilikha ni na Ana Cecilia Smith at Sonny Agudo Balanga. Okay, so mula dito sa taas ay makikita natin ang napakagandang dagat ng Pacific o ang Pacific Ocean. Sa baba ay makikita natin ang mga bangka, siguro yung mga turistang nandun sa baba yun. At doon naman sa kabilang yon, tanaw na tanaw ang lighthouse. Tapos naming bisitahin ang lugar na ito ay nagtungo na kami sa isa sa mga highlights ng aming biyahe. Ito ang Pacific View Deck na matatagpuan ilang minuto lamang na biyahe mula sa grotto. Punta tayo ngayon sa Pacific View Deck. Ito yung isa sa mga sikat na pasyalan dito sa aming paglalakbay patungo dito ay masisilayan pa ang mga view. Mas nakakagintawang view. Wow! Itong nasarap po namin ng aming tour guide. Ayon sa kanya, 25 pesos per person ang bayad. Tapos ang bayad ng tour guide naman dito ay 300 pesos. So mag
maglalakad daw tayo ng mga 3 minutes mamaya hanggang doon sa view deck. Sa ganda ng Pilipinas, hindi mo na alam kung saan ka tutungo. This is it. Transit. Ah, dito. So, nandito na tayo sa Pacific View Deck. Dito sa Dinggalan. At ilang sandali lang ay narating na natin ang entrance at papasok dito. Sa baba pa daw, sabi ni Ate Tour Guide. Mahirap pala to pag umulan. Madulas. May mga designated parking sa loob para sa mga sasakyan. Okay, haakyat daw tayo. At para sa mga motor sa naman na ay mas tayo. Mailalapit pa ito sa mas mataas na bahagi. Ayun, may pa VIP tayo. Kasi yung iba nasa baba yung motor, nagpark. Tayo ay pinayagan umakyat dito. Ganda ng daan. Ganda ng daan sa Dinggalan. Oops, one way. One way or another. Gitsi, the one way. Ay, nako. Ba nandito? May kaunting hike lang tayo dito. Kakayanin naman ng 10 minutes sa mga malalakas pa ang tuhod. Kailangan lang nating magdala ng inuming tubig para siguradong mapapawi ang pagkauhaw habang naglalakad pataas. Ay! Medyo matarik din pala to. My energy is now at 30% only. Pero huwag mag-alala dahil may tindahan naman sa mismong view deck na mga pampalamig gaya ng halo-halo at ng mga inumin. Parang hindi 3 minutes ate ah. Ay, nandito na tayo. Hininga lang mga person. Ilang saglit pa ay narating na namin ang Pacific View Deck. Registration fee, ₱25. Opo, dalawa lang po kami. Ay, sorry. Ganda ng view doon. Magkano naman po bangka ninyo, ma'am? Sa bahaging ito ay ating matatanaw ang tinaguriang Batanes of the East View at ang Dinggalan Lighthouse. Maganda ang view dito. Kapansin-pansin rin ang mga nakahilerang kubo dito na siyang maaaring pagpahingahan. May mga view deck dito na talagang Instagrammable din kung kukunan mo sa tamang anggulo. Oh, alright guys, dito tayo ngayon sa Pacific View Deck. At ang ganda ng view talaga dito. At according kay ate kanina, one year anniversary na raw nila bukas. So sa mga hindi pa nakapunta dito, ayun na po kayo.
exactly ng oras na dumalaw kami sa lugar na ito, ay dito rin naganap ang isa sa mga pinaka-memorable at di malilimutang bahagi ng aming buhay ng aking kasama. Ito ay mapapanood sa ating YouTube channel sa mga susunod na video na ating i-upload. Kaya abangan! Tapos ang aming pagdalaw dito ay tumuloy na kami sa aming nahanap na pahingahan. Ito ang Pacific Buddies na matatagpuan sa katimugang bahagi ng Dinggalan sa Aurora. Mula sa Pacific View Deck ay babiyahe tayong muli ng humigit kumulang 30 minuto. Pagkarating namin dito ay agad kaming nagpunta sa information desk. Pagkatapos ay itinuro na sa amin ang aming tutuluyang NIPA. Sa ramdam na namin ang pagod, kumain na muna kami at pagkatapos ay naligo at natulog na ng maaga. At dito na namin tatapusin ang aming paglalakbay sa unang araw. Kagabi ay nag-usap kami ng aking mahal na maaga kaming gigising para masilayan ang sunrise, kaya 4:40 AM pa lang ay gising na kami. Everyone, nandito kami ngayon sa dagat at mag-aabang ng sunrise. First time ko makakita ng sunrise mula sa dagat. Lagi kasi sa bundok sa amin lumalabas. Medyo makulimlim ngayong umaga at may kaunting ambon, pero susubukan pa rin naming abangan ang sunrise. Dahil nga bigo kaming masilayan ang sunrise, ay sinulit na lang namin ang natitirang oras namin dito sa lugar na ito sa pamamagitan ng picture taking at video taking. Sunrise. Ang tubig ng dagat pag umagabi, mainit. Oh, diba? Sabi ko sa'yo eh. Diba? Ang Pacific Buddies Resort ay hindi man gaano kalawak na resort, pero siksik naman ito sa mga facilities at amenities gaya ng swimming pool, coffee shop, ATV, at iba pa. Sayang nga lang dahil hindi namin nagawang mag-ATV o pumunta sa isang sikat na falls malapit dito. Mag-ATV sana kami. So, wala na yung time namin. So, keep taking purposes na lang. Hi guys! Pumunta na kami ng La Union. Maaga na rin kaming nag-pack up ng aming mga gamit dahil babiyahe pa kami ng halos 5 oras pa uwi at syempre may trabahong naghihintay sa amin kinabukasan. At heto na, paalis na kami sa Pacific Buddies Resort. Sa maikling pananatili namin dito ay naibigay naman ang pahinga na hinahanap ng aming mga katawan. Bago nga namin lisanin ang bayan ng Dinggalan, ay amin munang dinaanan ang ilang mga scenic views sa gilid ng mga kalsada pa uwi. Gaya nito. Dinaanan rin namin ang butas na bato, view deck.
Sa haba ng aming nilakbay ay isa lang ang aming palaging ipinagpapasalamat at iyon ang paggabay sa amin ng Panginoon sa mga daang aming tinutungo. Tunay nga na biniyayaan ang dinggalan ng sari-saring tanawin na bubusog sa ating mga mata. Hindi man namin napuntahan ang iba pang pasyalan gaya ng Lamaw Cave, Dinggalan Lighthouse at marami pang iba, ay sisiguraduhin namin na isasama pa rin namin ito sa mga susunod na bucket list namin sa hinaharap. Hanggang dito na lang ang ating video. Ito po ang inyong Sulpogi ng NU. Maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa Dinggalan at see you again sa ating mga susunod na paglalakbay. God bless at paalam!